Isang mapagpala at magandang gabi, mga kasambuhay, mga kapanalig. Ako po si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul. Isang mainit na pagbati din po sa mga kasambuhay at kapanalig nating nakikinig. Ako po si Father Albert Garaw ng Society of St. Paul. Samahan niyo po ulit kami sa isa na namang oras ng masayang talakayan ng buhay parokya at buhay Biblia sa Sambuhay Parish Bible Encounter. Hati po sa atin ng Radio Veritas 846 kasama ang Society of St. Paul sa pamamagitan ng St. Paul's Audiovisuals at St. Paul Bible Ministry. Oo nga, okay. Father Paulo, medyo natagalan na akong makabalik dito sa ating sambuhay sa Veritas, ano? Oo, pero syempre, nagpapasalamat tayo sa Diyos, di ba? Kahit na sa kahaba-haba ng traffic, sa Veritas pa rin ang ating tuloy. Ano? Alright, so huwag na huwag natin patagalin. Father Albert, yung ating mga kasambuhay kapanalig, simulan na natin ang ating talakayan sa ating panalangin. You know, basahin na huwag natin. Ang ating pong pagbasa ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 10, talata 25 hanggang 37. Narito, isang dalubhasa sa kautusan ang tumayo na sinusubok siya at sinasabi, "Guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang pagkabasa mo rito?" Sumagot siya at sinabi, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo at ng buong isip mo. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tama ang sagot mo. Gawin mo ito at ikaw ay mabubuhay." Sa kanyang pagnanais na maipakitang matuwid ang kanyang sarili, sinabi niya kay Jesus, "Sino ang aking kapwa?" Bilang tugon, sinabi ni Jesus, "Isang lalaki ang bumaba mula sa Jerusalem patungong Jericho. Siya ay nahulog sa kamay ng mga tulisan. Pagkatapos nila siyang hubaran at sugatan, sila ay umalis. Iniwan nila siyang nag-aagaw buhay. Nagkataong isang saserdote ang lumusong sa daang iyon. Pagkakita nito sa kanya, ang saserdote ay dumaan sa kabilang tabi. Gayon din naman isang levita na nang mapadako roon ay pumunta at tiningnan siya. Pagkatapos nito, siya ay dumaan sa kabilang tabi. May isang naglalakbay na taga Samaria na lumapit sa kanya. Pagkakita sa kanya, ang taga Samaria ay nahabag sa kanya. Paglapit niya sa kanya, binuhusan niya ng langis at alak ang kanyang mga sugat at tinalian niya ang mga ito. Ang lalaking sugatan ay isinakay niya sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa isang bahay tuluyan at inilagaan siya. Kinabukasan sa pag-alis ng taga Samaria, siya ay naglabas ng 2 denaryo. Ibinigay niya ito sa tagapamahala ng bahay tuluyan. Sinabi niya sa kanya, "Alagaan mo siya. Anumang iyong magugugol ng higit ay babayaran ko sa iyo sa aking pagbabalik." Sino sa tatlong ito ang sa palagay mo ay naging kapwa ng lalaking nahulog sa mga kamay ng mga tulisan? Sinabi niya, "Siya na nagpakita ng habag sa kanya." Sinabi nga ni Jesus sa kanya, "Humayo ka at gawin mo ang gayon." Ayun po ang ating ebanghelyo para sa darating na linggo, ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Father Albert, narinig ho natin yung the parable of the good Samaritan. You know, isa yan sa mga kwento na narinig at natutunan ho natin nung tayo ay bata pa, di ba? Isa yan sa mga well-loved stories. Oo, kasi madaling intindihin at saka malinaw ang ang mensahe. Paano nga ba ang sino nga ba una ang ating kapwa? You know? Oo, at paano tayo magiging kapwa sa ating kapwa?
Yan, oo nga. Yan ang ating talakayan ngayon. So saan nanggaling yun, Father Albert, yung parable of the Good Samaritan? Sinong evangelist? So si San Lucas po ang nagkwento sa atin, nagbahagi ng parable na ito. At nagmula ito sa talata 10, kasampung talata ng kanyang ebanghelyo. Actually, sinasabi ng ating mga scholar na ito po ay ang pinakasentrong bahagi o pinakapuso ng kanyang ebanghelyo dito sa talatang ito, yung ikasampu. Dahil nandito nga ang kanyang parang pinaka thesis statement ng kanyang ng kanyang ebanghelyo, no? Yung puso ng ebanghelyo ni Lucas. Sabi nga, it's a social gospel. Mga social realities, di ba? Pinagdidiin niya kasi dito ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Sa kapwa. Mm-hmm. Ayan. Okay, so meron tayong dalawang karakter dun sa kwento, di ba? Isa si Jesus, syempre, at yung isang dalubhasa sa kautusan. Yun yung nag-uusap bago nila ibahagi ni Jesus yung parable. Okay, so tinanong ni attorney, yun, dalubhasa sa batas kasi, sabi niya kay Jesus, Guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay? I think we can relate much to this, relate much tayo sa question nitong dalubhasa. Ano nga ba yung gagawin natin, yung pinaka-inaasam-asam ng ating puso, di ba, Father Albert? Oo, kasi lahat naman tayo, kahit ano pa man ang ating mga pangarap sa buhay, sa dulo lang lahat ng ito, ay ang ating pangarap naman talaga ay ay makahanap ng habang buhay, no? Yung walang hanggan kasama ang Panginoon. Ang langit. Paano natin makakamit o paano natin mapupuntahan ng langit? Of course, yung siguro yung intention nitong dalubhasa na ito was it good? Ano sa tingin mo, Father Albert? Sabi ng mga scholar, no? Yeah, commentaries. Mga commentaries natin na parang gusto niyang subukan si Jesus. Kasi nga, di ba, alam naman natin na hindi ganun ka-smooth, no? Ang relasyon ni Jesus sa mga leader ng mga religious leaders nung panahong yon. Kaya siguro ito bilang siya ay isang Pharisee o dalubhasa ng scribe at dalubhasa ng kautusan. Yes. Ang halayunin niya ay medyo subukan si Jesus. Oo, parang ganoon yung mga ibang tao, no, tatanungin nila tayo para gusto nilang may subukan, you know? Subukan tayo. Okay, ano nga ba yung sagot ni Jesus, you know? So, sabi niya, ano yung sinabi ni Jesus? Tinuro niya yung sinasabi nating yung pinakamahalagang utos ng Diyos, no? Yung mahalin ng buong puso, isip at kaluluwa ang Panginoon at mahalin ang kapwa. Actually, galing ito sa pinagsama niya yung dalawang magkahiwalay na utos na makikita natin sa Deuteronomy at sa Leviticus. Oh, ganun yung kaalaman ni Jesus doon sa kanyang Bible. Oo, diba? Kasi si Jesus ay isang magbabuting Hudyo. Pag natin Alam na alam niya. A devoted Jew. Alam na alam niya ang salita ng Diyos. E kala ni, nung itong attorney siguro, hindi alam ni Jesus. Oo, diba? Akala niya, basta-basta lang nagtuturo si Jesus. Ano? Kung saan-saan lang hinuhugot ni Jesus ang kanyang mga sinasabi. Pero alam din niya, syempre, nag-aral din siya ng mabuti at mahusay. Yes. Pero ano nga ba yung punto ni Jesus doon? You know, alam naman ni Jesus yung kasagutan, pero actually binabalik niya doon sa nagtanong sa kanya. Anong sabi niya? Anong sabi ni Jesus doon sa scribe? Ano ba ang sinasabi? Gawin mo ito. Tama yung sagot, pero gawin mo ito at ikaw ay mabubuhay. Parang sinasabi ni Jesus sa kanya, itong tanong mo sa akin, alam mo yung kasagutan, you know? Actually yung pagmamahal sa Diyos, it's actually hindi yan malapit yan sa iyong puso kasi nakaukit yan sa puso mo. You know, hindi lang sana ang pinaka sinasabi ni Jesus doon huwag mo lang sabihin kundi isa puso, isa buhay. Di ba? Oo, diba? Kasi syempre iba naman yung alam lang natin, iba din yung kaya mo talagang isa buhay. Yes. So, merong bawi yung ating akala natin tapos na yung usapan dahil akala natin na satisfy na ni Jesus yung sagot, yung tanong. Pero may pahabol ang ating eksperto, no, yung nagtanong sa kanya. Yes. Pero sino ang aking kapwa? Sino ang aking kapwa? Ang challenge, Father Albert, hindi lamang, sabi nga, head knowledge. Diba? Kundi yung pagsasabuhay. You know, alam mo yung sa theology natin, di ba, yung ortho
You know? Ano yan? Orthodoxy. Sa orthopraxis. Ay, diba? Alalim. Diba? Father Pao, ha? Nabigla ko lamang naalala. Naalis na ako. Hindi lang tamang doktrina, pero pagsasabuhay, yes. Tamang asal. Diba? Oh, yun naman ang naging problema ni Jesus sa kanila, di ba? Yung yes. Ang galing nila magturo, ang galing nila magsalita, pero yung kanilang gawa, hindi sabay, hindi kaugnay. Actually, diba? Actually, yun nga yung isa sa mga challenge, yung kung ano yung nalalaman natin, kung paano isinasapuso at isinasabuhay. Oo, kahit tayo ngayon, mga pari ngayon, kailangan yes. Maingat tayo. Ang daling magsalita. Oo. Pero, nako, yes. Magkakaalaman yan sa totoong buhay. Oo, sabi nga, people today listen more to witnesses. Correct. Rather than simply teachers. All right. Oh, witnesses talaga, no? Witnesses. Kaya sabihin yung mga sinasabuhay. Oo. Okay, so ang sagot ng Panginoong Jesus sa kanya ay yung parable na mismo ng Good Samaritan. Pero mamaya atin ito babalikan pagkatapos po ng ilang alaala. Magbabalik po ang Sambuhay Interactive. Interactive. Makinig. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Merunong kape, numerunong kape. Mixed and herbal coffee. Pagod na pagod, pag ako'y nakamixed in coffee, talagang grabe ang energy. Talagang makakatulog ka na ng mahimbing. Ating kape, mixed and herbal coffee. Everyday po yung mixed in coffee, lalong na-improve po yung ano ng bowel movement ko. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang mixed and herbal coffee, mabibili sa Mercury Drug, The Generic Pharmacy, Pharmacia ni Doc, Ross Pharmacy, at Doc Alternativo Center. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka. Okay, tayo po ay nagbabalik dito po sa Sambuhay and Interactive. Kasama pa rin po ako, si Father Albert. At ako si Father Angelo Paulo Spear ng Society of St. Paul. Okay, so kanina nabitin tayo sa yes. Ating paghihimay ng ebanghelyo natin sa ating darating na linggo. Oh, the 15th Sunday in Ordinary Time. Of course, ang ating gospel reading is all about the parable of the Good Samaritan from the Gospel of Luke, according to Luke. Okay. So ito na, no? Sinagot na ni Jesus yung pangalawang tanong ng ating dalubhasa. Mm-hmm. At ang sagot nga niya ay yung mismong kwento na, yung alam nating lahat na parable of the Good Samaritan. At yung setting is the road between Jerusalem to Jericho. Oo. Oh. Kasi baka iniisip ng iba, parang kwento-kwento lang ito ni Jesus. No? Pero actually, totoong daan ito. No? At kilala ito sa Holy Land. Yes. Ito ako nakapuntang Holy Land. Ano? It's a historical place talaga. Oo, at sabi nga hanggang ngayon, meron pang ruins ng isang indon sa gitna ng mahabang daan na ito. Kaya pwedeng yun yung tinutukoy ni Jesus na kung saan sa kwento. Okay, so ito yung daan na between Jerusalem at Jericho, sinasabi na marami daw tulisan. Oo. It's a dangerous road. Oo, kasi pagkatapos ng isang bayan, yung Bethany, wala na daw talagang bayang madadaanan. Kaya talagang pinamumugaran talaga siya ng mga magnanakaw, tulisan. May mga hindi magandang intensyon. Oo. Alright. So, ito, sino-sino yung mga characters ng Parable of the Good Samaritan? Siyempre. So, merong Hudyo, no, na naglalakbay. Yes. Merong pare, starring si Father. Ako ba? Ikaw siguro. Starring ano tayo doon. Tawagin na lang si Father X. Dinaanan niya. Na lang. Nakakatakot yung Father X. Yan. At syempre, yung Samaritan at yung Levite. Alright. So, yung pari, the Levite priest, sino nga muna yung unang dumaan? Yung dinaanan pari niya muna ang unang dumaan. Okay. Doon sa, of course, unahin muna natin yung biktima, ano? Oo. Okay. Ano? Merong na biktima ng pagnanakaw on his way to Jericho. O ngayon, nakita ng isang pare. Okay. Levite priest, no? Dinaanan lamang niya itong si
yung Hudyo, yung Hudyo na iniwang halos patay iniwan na, no? Bakit kaya, Father Albert? Siguro dahil... Well, maraming pwedeng dahilan. Yes, pero yes, yes, yes. Siguro dahil na rin ayaw din niyang mabiktima, di ba? Kahit okay naman ikaw, di ba? Kung nasa madilim kang daan at yes, may nakita yes, kang yes parang hindi maganda isin, nakatatakot ka rin tumigil. Baka yun rin ang mangyari sa'yo. Oo, minsan na modus pa yan, di ba? Oo, oo. O yung mga nagkukunwari. Yes. Sa panahon ngayon yan, siguro nung ewan ko noon. Oo. At saka syempre siguro ayaw niyang galawin yung biktima na ito kasi he would be rendered unclean. Oo. You know? Eh, malamang ang pake niya sa pupuntahan niya ay to some ritual. Yes, right, sa diba? Jerusalem. Eh, syempre, pag hihipuin mo yung isang taong dinutugo, you would be rendered ritually unclean, impure. Oh, so, kaya hindi na magagawa yung trabaho niya. Yes, 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 yes. So, ganun din siguro yung dahilan ng pangalawang dumaan na isang Levita. Oo. Okay, a lawyer. Oh, also a lawyer. Siguro kung nakita niya, eh, si Father nga, iniwasan niya ito. Eh, syempre, gagayahin ko rin si Father. Iniwas rin ako. Hindi alam kung nakita sila, no? Pero malamang pareho ang kanilang tumaandar sa kanilang isip. Kasi yun na nga, yung pangatlong dumaan ay... Samaritan. Of all people, unexpected. Oo nga. Bakit nga ba, Father Pao? Oo, kasi di ba ang trato ng mga Hudyo sa mga Samaritans, they are... half-blood, half-bred. Ibig sabihin, basta non-Jewish, sila ay kaaway. You know? Oo, pero parang meron talaga silang special na parang angst dito sa mga taga-Samarians. Samarians, oo. Kaya ito ang pinili ni Jesus na maging parang bida sa kanyang kwento. Kasi hindi inaasahan at siya pa yung turns out na makakagawa nung tumulong. Kung ano yung hinihingi ng batas, ng law. Oo. So, anong ginawa niya? Na nakaligtaan mismo nung pare at nung Levi. Yung mas nakakaalam ng batas. Oo. Sila pa yung hindi nakaisip gawin. Yung hindi nila na-fulfill ng batas. Alright. Okay. Ano yung ginawa nung Good Samaritan? Binigyan niya ng oil? Pinahiran niya. Pinahiran niya. Yung sugat. After tapos binind niya, no? Oo. Magaling sa first aid. Yes. At dinala niya sa isang inn. Inn. Oo. Ano ba tapos Tagalog? Tapos sa isang inn, ano? At hindi lang yung basta-basta iniwan. Oo. Hindi lang basta-basta. May mga expert tayo sa Tagalog. Yes. Binayaran niya. Binayaran niya yung innkeeper. Okay. Tapos sabi niya yung future expenses. Oo. Nitong ating pasyente, babayaran ko. He did what was more than kumbaga expected of him. Oo, diba? Kasi pwede namang hanggang doon na lang. Yes, at yung binigay niya ay dalawang denaryo na ayon sa at sa mga research ay parang isang a day's wage, isang sweldo ng isang araw mong pagtatrabaho. At parang sabi nga, kung titingnan mo, hindi rin ito ganung kalaking kahalaga. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Kaya sinasabing mas lalong kahanga-hanga yung ginawa niya kasi ibig sabihin hindi naman kayamanan itong Samaritan na ito na para magtapon lang ng pera. Pero ginawa niya yon dahil nga alam niyang mas kailangan nung lalaking nakita niya sa daan. Oo nga. Malay natin, yun yung take home niya para sa kanyang pamilya. Oo. Pero ibinigay niya, you know, dito kaya, sa ating biktima. Oo. Lalo tuloy mas humanga ang ating mga tagapakinig dun sa ating Good Samaritan. Okay. So ito yung sinasabi ni Jesus dito sa ating scribe, di ba? Be a good, like the Good Samaritan, no? Yung sinasabi mo na mahalin ang kapwa, huwag mo lang sabihin, gawin mo. Oo nga, no? Kasi tingnan mo, ang mas nakaintindi pa, yung mga taong dapat hindi nila alam yung utos ng Diyos, di ba? Pero mas nakuha pa nila kung ano yung laman ng ating, ng sinasabi ng Panginoon. Oo, parang sinasabi niya dito sa scribe na ito, yung kapwa, hindi lamang yung fellow Jews mo, kundi sino man yan. You know, wala kang tinatangi. Lahat ay kapwa. You know? So, yun ang sagot niya. Sino ang kapwa? Sino ang kapwa? Lahat. Lahat. Dapat di ka nang tatanong kung sino kasi lahat. Yes. Basta tao, kapwa-tao kapwa. Mo. Kapwa mo siya. Nilikha ng Diyos, you have the same rights, karapatan, inyong patutunguhan, parehas, ang inyong kalikasan, nature, yung dignity kapwa ay pareho. Okay. Kaya dapat pantay-pantay. Kasi sa mata ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay. Yes. Alright. So,
ayun, napaka-importante hindi lamang sumunod sa batas, pero we look at the spirit of the law, which is yes. really love. So, hindi lang observance, yes. pero yung living it out. Living it out. Yun yung sinasabi ni, alam si Monsignor Venko. You know, pagsamba hindi lamang mula sa nguso, you know, kundi mula sa puso. Ah, ang ganda diba? Yan ah. Ngayon ko lang narinig yan. Oh, diba? Kahit naging professor ko itong si Monsignor Venko, hindi yan nakwento sa amin yan. Mga alalaumbaga. Alala mo yung mga sinasabi niya. Parang nakikinig siya, no? Good evening, Monsi. Nakakamiss din. Oo nga, ang ating mula, mga professor. Mula hindi nguso, hindi puso. Puso, yes. Ayos yun ah. Ayan. Okay, so yun nga, yung pinag-uusapan natin, Parable of the Good Samaritan, Father Albert. Ano pa ang ating... Hindi, alam nyo, maganda rin natin pag-usapan ngayon, di ba? Sa panahon ngayon, marami tayong mga good Samaritans here and there. Every now and then, makakarinig tayo ng mga kwento ng mga taong gumawa ng mabuti. Yes. Lang hindi inaasan o hindi naman kinakailangan. Correct, correct. Diba? Meron tayo sa mga balita. Sa daan, di ba? Halimbawa, naghahanap ka ng direksyon. Aba, bigla na lamang may pinapadala si Lord. Baka sila rin yung mga angels, di ba? Angels in disguise, di ba? Kung walang ways, no? Walang internet, no? Oo. Hindi mo alam. Andyan na lang, bigla na lamang silang susulpot ang mga good Samaritan. Tsaka alala ko, like, kunyari may mga nagva-viral pa kasi social media na tayo ngayon. Yes. Like yung may bata sa Cebu na yung nag-aaral sa ilalim ng streetlight. Mm-hmm. Yung kumalat yung viral, yung picture na yon, ang daming dumagsang tulong para dun sa bata at kanyang pamilya. Kasi na-inspire sila dun sa bata. Na, kunyari, for example, yung mga police ng Mandaue City, Cebu, nag-pitch in sila for his education. Diba? Nakatatuwang kwento. So, dami pang ganun. Diba? Mga taxi driver na naiwan yung bag sa taxi, limpak-limpak na halaga yung pera, yung laman. Pero maraming mga napapublicize na mga kabutihang loob. Pero syempre, marami rin yung mga hidden. They want to be hidden. Yung mga hidden benefactors, hidden sponsors. Ayaw nilang pasabi yung kanilang mga pangalan, pero nandun yung kanilang kabutihang loob para sa kapwa. Sino man yung kapwa na yan na tinutulungan nila. Oo naman, no? Speaking of hidden benefactors or good Samaritans na anonymous, pero kung alala ko palagi, I always love this experience na naranasan ko nung panahon ng Yolanda. What was that? 6 years ago? Five years ago? I'm not sure. Yeah, 2013, I think. Pero nasa... Dahil nga noon, no, laging mga taga-Maynila, ang uso sa atin mag-volunteer. Diba? Tumulong, magdala ng mga donations. Pero ako, I volunteered in a donation center. Yeah. Na nag-iipon ng mga donations. Mm-hmm. And ang nangyari ay, ang toka ko, hindi mag-repack, no? Yung iba kasi nag-repack. Ang toka ko dahil... maano ako sa social media, ay ako yung naghahanap ng mga kwento na pwedeng ipakalat sa social media to inspire more people to donate and to give information for how to donate. Yeah. So, nag-iikot ako dun sa donation center. Nalala ko, isang beses, may nakingan na sa amin, nag-timbre sa akin, oh, Albert, hindi pa ako pare nun. Albert, meron doon, asawa ng, politiko siya, politika, babae. Puntahan mo kasi sigurado, magandang scoop yan. Pumunta ako doon, no? Tapos, alala ko, sabi ko, ma, kayo ba yun? Tapos sabi niya, ako po yun. Itama ko po itong mga volunteer namin sa aming lugar. Ganyan, sidala ko silang lahat. Pare-pareho pang suit. Ano? Pero, nakakatuwa, nung tinanong ko yung pangalan, ayaw niya ibigay. Pero wala naman din silang suot ng mga damit na may pangalan nila, no? Ayaw niya ibigay at nung bigang sinabi niya, sumigaw siya sa lahat ng kasama niya, walang magsasabi ng pangalan ko kahit kanino sa taong ito, ha? Kasi ayokong malaman ng kahit sino kung ano yung ginagawa natin dito. Eh, totoo, no? Talagang walang nagsabi sa akin nung pangalan. Sabi ko, nakakatuwa, no? Kasi we've learned to expect the opposite of our, di ba? Kasi medyo, minsan ganun tayo mag-isip, di ba? We expect the worst of people. But this woman, this politician, proved me wrong. Di niya sinabi kung taga saan siya, anong distrito, wala. Gusto lang talagang tumulong. Sana dumami yung mga ganun, sa ating lipunan at sa ating mga leader. They're not expecting anything in return, no? Yes, talaga naman. Okay, siguro sa akin yung aking karanasan naman bilang isang mabuting Samaritan, so to speak. You know, on my way home dun sa pag-uwi ko sa seminaryo, naka-encounter ako ng mga bata na namamalimos. You know, siyempre, iniisip mo, nako, diba, sinasabi, bawal daw magbigay ng limos. Oo nga, eh, hirap yan. Ako, nahihirapan ako palagi. Siyempre, pero kapag tumingin ang bata sa iyo,
yung mga defenses mo na eh syempre eh, it would crumble down. Eh syempre nagbigay ako kasi meron naman akong 20 pesos. Tapos talaga, eh, ang yaman mo, sana 20 pesos. Na eh para sa mga bata 'yon. Samantala sabi niya, sabi nila mga bata sa akin, kulang pa. Tapos tinawag yung mga gumami pa. Pulubi, oo. Pero syempre iniisip mo, nako, mali yan. Dapat nako sindikato lamang yan. Pero syempre, sabi nga, sometimes it is better to be kind rather than to be always right. Mm. Diba? I think yun yung hindi yung pinakakuha ng parable of the Good Samaritan. Hindi ka lang sumusunod sa batas, but you do more than what the law expects from you. Oh, diba? So dumami sila. Anong binigay mo sa kanila? Naubos ba ang laman ng iyong pinaka-father? 5 pesos. 5 pesos. Ayan, pinaghati-hatian nila. Ang nakakatuwa naman. No? At least naghati-hati. Yes. So, ang daming ganyang kwento. No? Mauubos ang ating programa kung ating uubusin lahat. Ang bilis, no? Oo. Okay. Okay, meron ba tayong mga intentions na... Okay, Father Albert. Meron po nagpapadasal for the healing of Maria Brigino and Rufina Maten. And for all sick kapanaligs and the special intentions ni Kapanalig Henner ng Pampanga. Ayan po, magbabalik po ang Sambuya Interactive pagkatapos po ng ilang Interactive. Makinig. Ang 17th Gawad-Ganlaw Best AM Station sa Mega Manila. Ito ang Veritas 846 Kapanalig sa 50 taon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin ngayon ay 31 minuto makalipas ang 8 ng gabi. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Welcome po mga kasambuhay, mga kapanalig. Nagbabalik po tayo dito ngayon sa Sambuhay Interactive. Ako po si Father Paolo mula ho sa Society of St. Paul at kasama ko ho si Father Albert po ng Society of St. Paul. Okay. So natapos na natin ang ating pag-uusap tungkol sa ating ebanghelyo sa darating na linggo. Yes, the parable of the Good Samaritan. I think this is not only a teaching, aral para sa atin, but it's also a challenge. You know? Hindi lamang natin tatanungin sino ang ating kapwa, kundi tatanungin natin paano nga ba tayo magiging kapwa sa ating kapwa. Oo naman. Alright. Tsaka lang ang ebanghelyo palagi namang may challenge. Diba? Oo. Hindi yes, naman yes, pwedeng yes. Nakinig ka lang. Kailangan may nagbago, kailangan may naantig. Correct. Oo. Mula sa puso, eh, dapat sa mula sa utak, isip, sa puso. Kala ko nandito na yung oh, parang head, heart, and hands. Diba? Oh. Madami na kanina. Nguso lang tsaka muso. Puso. Ah. Ngayon may head, heart, and hands. Paano yung feet? Feet. Kasama na natin. Okay. Ngayon naman. No? At mayroon tayong pag-uusapan na naisating ipromote na isang project. Magandang yes. Na actually, nang kami po ang nagsimula sa Society of St. Paul. Bahagi ng aming... ating Ministry of Evangelization, pagpapalaganap ng mabuting balita, syempre lalong-lalo na sa mga kabataan natin ngayon. That's why we initiated this project, which is the St. Paul National Bible Quiz, which is already how many, ilang taon na to? Ikasampung taon na po. Grabe. St. Paul National Bible Quiz. Talaga namang ang salita ng Diyos, sabi nga ni San Pablo, ang ating patron, you cannot chain it. You know, hindi mo talaga hindi mapipigil. Mm-mm. You know, ang pagsalita ng Diyos. Okay, kasama natin ngayon Father Albert. Oo, may kasama tayo para at tulungan tayong pag-usapan yung ating St. Paul National Bible Quiz. Ang isa pong membro ng kanilang ng secretariat, si Miss Joyce Chamorro, isa pong lay collaborator ng St. Paul's. Nakasama natin ngayong gabi. Yes. Hi, Chami! Hi, hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi mga kapanali. Kasama din natin ang Kasama rin natin ang produkto
ng St. Paul National Bible Quiz na ngayon ay kabilang na ho sa Society of St. Paul. Ano ang pangalan niya? Si Cleric Leonard Brian Maria Kabatingan, SSP. Magandang gabi po, Fathers, at magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa ating palatuntunan. Wow, talaga namang handa. Para naghanda ka. Nag-rehearse. Well-rehearsed. Yes. So, silang right. Dalawa ating kasama ngayong gabi dahil meron silang mga pwedeng i-share sa atin. Oo nga. Ngayon, simulan naman na natin para, syempre, para sa kaalaman ng ating mga kasambuhay at kapanalig. Ano nga ba itong St. Paul National Bible Quiz? What is this initiative, biblical initiative? Ito po, Father, is the biblical initiative nga ng Society of St. Paul wherein it is for the youth today, especially for the junior high school students. Na kung saan, Father, nag-aaral muli ng Biblia or salita ng Diyos yung mga bata. It's very inspiring nowadays para sa mga youth kasi syempre importante nga naman ngayon na mapag-aralan yung salita ng Diyos kasi it's kumbaga pinag-aaralan nila to deepen their faith or yung pananampalataya. Oo naman, mahalaga ang Biblia sa lahat ng edad pero syempre maganda magsimula ng maaga. Sa mga kabataan. Yes. At mamamangha tayo, yung mga kabataan, they have this hunger and thirst for the Word of God. Yes. Oh, akala natin, puro lang, Facebook, yes. petics lamang, pero Fortnite hindi. Fortnite lang, League of Mobile Legends. Pero hindi lang yon. If you give them a chance, they actually will surprise you. Gugulatin nila tayo na talagang gusto na rin nilang mag-aral tungkol sa kanilang pananampalataya. At nakakahiyata para sa ating mga pare. Ang gagaling, di ba? Mas marunong pa sila sa mga kaalaman nila sa Biblia, mas marami at mas malalim. At talagang namememorize talaga nila. Memorize. Cover at naisasabuhay. At naisasabuhay, Father. Cover to cover talaga ang mga sumasali sa atin. St. Paul National Bible Quiz. So, bali, Chami, itong St. Paul National Bible Quiz, it is a school-based. Ibig sabihin, yung mga school-based contest. So, ibig sabihin, naglalaban-laban yung mga schools. Yes po. Entire Philippines. Yes po, Father. Wow. So, national talaga. It's a national event. National event. So, ibig sabihin, kasama ba ito yung mga parish o ibang contest ito para sa mga parishes? Ngayon po, sa ngayon, Father, sinasali na, may mga pinapayagan na tayong sumali sa mga parokya din. Especially yung mga ages ng mga junior high school din. Oh, okay. So, dapat okay. Level, di naman pwedeng, baka naman mas matanda mature na. Mature. Matanda. Oh. Sorry. Mas mature. Diba? So, dapat patas ng edad. Yes. Tama. Okay. So, ano ba? Ano yung component ng St. Paul National Bible Quiz? Ano ba yung nangyayari? Yes, ano yung nangyayari? Paano ba yung Bible Quiz? Yes, ang Bible Quiz po, una, nahahati siya sa mga different regions. Alright. At sa bawat regions, meron po tayong elimination round. Kung saan talagang sinasala kung sino ang makakapasok para sa regional finals naman. Kung saan yung maglalaban-laban from different from one region. So, kung sino yung sa region na yon, siya na yung magiging representative para sa Battle of the Champions. Kung saan, yun talaga yung tagisan na talaga. Bawat region may representative. Bawat schools ay talagang sinala nila ng mabuti kung sino talaga ang lalaban para sa Bible Quiz. So, all over the Philippines per region? Yes. Meron ho nga nananalo. Regional okay, so challenge. Regions have their own subdivisions pa. Yes. Usually per province. Yes. Like, yung ating Southern Luzon is for Laguna, Cavite, Batangas. Yes, opo. So, merong elimination rounds yun per province. Yes, opo. Then, yung mga winners ng provinces na to, sila yung magsasama-sama for the regional finals. Regional champions. So, lahat ng panalo natin sa per region ay champion na. Yes, they're the champions of their regions. Okay. So, yung elimination round, usually ito ay ginaganap sa mga paaralan. Yes, o, paaralan. Universidad. Okay. And ano ba siya? Ang type ng ano naman ng elimination round is like examination. Kumbaga parang may pinamimigay na test papers. Okay. So, tapos, it's written. Written. Essay ba to? Ano ba siya?
multiple choice. Ayan. Favorite na mga kabataan ngayon. Favorite pa rin natin yes. ngayon. Yes. May chance para manghula. Oo. So, ilan yung items? Ilan yung test questions? Nasa 100 po. Or 75. 75. 25 questions per category. Which is, ano yung mga categories of Father Albert? Old Testament. Ah, okay. Gospels. The Gospels. And then Acts, Epistles, and Revelation. Yes. Online letters. Oh, ako kasi, nung unang dalawang taon ng Bible quiz, ako ang sekretarya. Ayan, ako alam na alam mo. Ako yung nasa posisyon ni Ms. Chami. Kaya alam na alam ko yan. Nakita ko ang birthing pains. At ngayon, we're already on the 10th year of this Bible quiz. Ngayon, yung kanina na pag-usapan natin yung eliminations route, yung regional finals, we are in partnership with saan ginaganap? Sa SM Supermalls. Ayan. Nagpapasalamat tayo. Yes. Yeah, thank you so much. Sa SM Supermalls yes. because sila yung talagang ating they're very supportive partner. Talaga. Yes, very supportive. Ever, mahal kaya since ng renta. Yes, maraming salamat po Mrs. C sa SM Foundation, yeah. na patuloy na sumusuporta sa biblical initiatives na ito ng Society of St. Paul and the Pauline Family, yung St. Paul National Bible Quiz. Baka kasi nakikinig si Mrs. C. Tsaka bakit sa mall, no? Yes, diba, bakit sa mall? Sa mall, nakakatuwang tingnan, di ba? Yes. Okay. Habang nagkakaroon tayo ng Bible Quiz, meron sa mall. Tao na tumitigil, nanonood, nakikisagot. At part na rin siya ng evangelization for the other other people na passers-by lang talagang meron talaga yung tumitigil at kumbaga nakikichismis na din pero good chismis naman ito. Hindi siya fake news dahil Biblia news. Good news, hindi fake news. Okay, Chami, so after nung regional finals, itong mga nananalo per region, pumupunta sila sa isang area dito po sa Manila. Which is usually, we hold our grand finals saan? Sa Mall of Asia. Sa Mall of Asia. This time, sa Mall of Asia, Mall Music of Asia. Hall po. But in the first 8 years, we were doing it at the... Metro Manila International Book Fair. Kasi sila talaga yung isang ating unang-unang partner, actually. Yes. Yung talagang nag-push din na magawa ito kasi in-offer nila yung kanilang venue. Prime Trade Asia, maraming salamat. Baka may mga galing dyan na nakikinig. Po. Maraming yes. salamat, Prime Trade Asia, SM Supermalls. Kung wala sila, wala na siguro yung Bible quiz ngayon. At saka yung mga ibang sponsors natin. Siyempre, pasalamatan na rin natin ngayon. Alam mo, yung Globo Asiatico Enterprise. Yes, of course. Okay. Union Bank din, di ba? Union Bank, for many years. Maraming salamat. At sa inyo mga kasabuhay, mga kapanalig, baka gusto nyo rin kaming tulungan. Yes. You know, sa aming initiative ngayon, di ba? Opo. Feel free to contact us. Itong St. Paul National Bible Quiz, it's already on its 10th year, promoting the Word of God, ang salita ng Diyos, para sa mga kabataan. Yes. Okay. Talaga naman. Libre po kasi ito. Wala namang joining wala fee. Ipapasa lang nila ang kanilang application form na they can be downloaded sa St. Paul National Bible Quiz Facebook page. Okay. Ano nga ba? Ano yung Facebook page? St. Paul National Bible Quiz. Yes. So lahat naman tayo mga Pinoy nasa Facebook, kaya Facebook ang ginagamit yes. natin. Yes. Pwede po nilang i-download. Or pwede silang tumawag din sa office natin sa marketing. Ano yung number? Sabihin mo na. Ito po, 895-3716. 895-3716. Yes. Hanapin lang po si Ms. Chami. Yes. Or ating, may iba natin mga brothers na naka-standby. Okay. Okay, meron akong huling tanong. Meron bang bagong mga locations ngayon? Yes po, okay. Father. Pinaka-bago ngayon is sa Tacloban, yung Eastern Tacloban. Visayas. Diba? Yes. May nadadagdagan, lumalawak ang Saklaw. So dati, first, alam ko, nung first year ng Bible quiz, parang, ilan pa lang parang regions? 40 schools lang yung sumali, tapos Metro Manila lang, Cavite, ganyan. Ngayon, mabilisan lang, yung mga sumasali sa atin? May Davao, Iloilo, Cebu. Yes, Bacolod. Sa Batanes, meron na ba? Hopefully, Father, Next time. Next attraction. Yes. Pero ang Cagayan, ang ating pinaka-northernmost. Ngayon po, last year, inopen natin ang Tugigaraw area. Very good. Yeah, andun ako noon. Nakatuwa ang matagal-Tugigaraw. The Word of God cannot be chained. Talaga. Hindi pa pipigil. At saka, Father, update ko lang po kayo na last year,
meron tayong 382 schools joined the Bible quiz. And wow, we have 646 teams na talagang sumali talaga. So, talagang effort palaki talaga. Parami. Okay. Ngayon na ikasampung taon na, sana lalo pang dumami. Yes. At magsisimula na ang Bible quiz. Kailan? By July 20 sa Davao po. Sa Davao. Yes. Ating pong unang stop ng ating nationwide Bible quiz ay sa Davao. Sa Davao. O sa mga igsuon nato sa Davao. You know, sali na. Hindi ako prepared doon. Hindi ako nakapag-aral ng Bisaya. Okay. Mga kapatid yun, di ba? Mga kapatid. Okay, sali na kayo. Sali na po kayo, yes. Alright. So bago tayo mag-break, meron lang tayong mga special intentions. Okay. Mga kapanalig, mga kasambuhay, isama natin sa ating mga panalangin yung healing intentions ni Judith at ni John de Guzman. Special intentions ni Patty Mendoza para sa kanyang anak na si Patrick Mendoza at para sa healing intentions ni Father Bernard Pascual. Ipapanalangin rin ho natin sila. Alright. Alright. So mamaya marinig natin ang kwento naman ng ating kasabang si Cleric Brian tungkol sa kanyang karanasan sa Bible quiz. Yes. Pagkatapos po yan, ng ilang paalaala, magbabalik po ang Sambuhay Interactive. Sambuhay Interactive. Makinig. Narito na, Guya Max! Guya Max! May guyabano! Guya Max! May mangosteen! Guya Max! May turmeric at vitamin C! Guya Max! Nasa Mercury na, 12 pesos lang SRP. Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka! Alright, welcome back mga kapanalig at kasambuhay. Ito pa rin po tayo sa Sambuhay Interactive. Ako po si Father Paolo, mula ho sa Society of St. Paul, at kasama ko si Father Albert. Okay, mula rin sa Society of St. Paul. Pinag-uusapan ho natin kanina sa ating first segment, yung Parable of the Good Samaritan. Yan po yung ating gospel reading ngayong Sunday, which is ang ikalabinlimang linggo sa karaniwang panahon. Of course, pagkatapos niyan ng ating pagninilay dyan, kanina, in-interview ho natin yung si Miss Chami mula ho sa St. Paul National Bible Quiz. At inalam ho natin yung itong programa ng Society of St. Paul sa pagpapalaganap ng mabuting balita, you know, para ho sa ating mga kabataan ngayon. Especially ngayon, which is the Year of the Youth. Alright. Nga pala, Year of the Youth ngayon. Oo. At ngayon, makakapanayam natin, Father Albert. Yes, isa namang talagang kabataan, no? Talagang tayo nagbabataan. Feeling youth lang kami. Oo nga. Pero ito talagang batang bata pa. Ako, ramdam ko pa rin. Ako din naman. Pero sa, kumbaga sa edad talaga, alam naman natin. Medyo okay. Nasa edge na tayo ng millennial. Millennials, oo. Oh. Okay. So, ang ating kasama ngayon, si Cleric Brian. Siya po ay isang temporary professed member ng Society of St. Paul or isang junior. Magpapari din siya balang araw. Balang araw. Pero siya ho ay naging contestant ng St. Paul National Bible Quiz. Maaring ibahagi mo yung experience mo dito sa SPNBQ. At ito ho yung isa sa mga, kumbaga sasabihin nating inspiration mo kung bakit ka pumasok, you know, sa pagiging buhay pagpapari o buhay reliyoso. Magandang gabi po muli mga fathers at sa ating sa mga tagapakinig ng ating palatuntunan sa Buhay Interactive. Sa ang akin hong karanasan sa St. Paul National Bible Quiz ay noong taong 2013. 2013, fourth year high school po ako noon sa Malate Catholic School. Dyan lang, malapit lapit. Oh, okay. Under the direction of the RVM sisters during that time, and it was them who suggested that we join the St. Paul National Bible Quiz. During that time, it was during those times that I was already discerning about religious life. Religious life was already clear to me during that time. But I do not know where to enter, Father. I do not know where to enter. What religious order should I take? And I am also grateful because it was also through this biblical initiative of the Society of St. Paul that I was able to know more
about this religious order. Oh. So anong nangyari? Sumali anong nangyari? Kayo? Oh, ilang teams kayong sumali? As far as I can recall, Father, dalawa pong teams ang ipinasok ng aming school. Dalawang teams. At ikaw ay nakaabot sa regional o sa national? Sad to say, Father, sa hanggang, pinakauna lamang ang aking level. Sa unang pero level. Anong kategory mong sinagutan? Ang na-assign po sa akin during that time, Father, was Gospels. Gospels. Subukan nga natin. Meron mga questions. Okay, so, yan yung magandang experience mo na sa St. Paul National Bible Quiz, mas lumalim o sabihin natin, it fortified, mas, ano ba, mas na umigting yung iyong desire, yung iyong paghangad na pumasok sa buhay pagpapari because of the St. Paul National Bible Quiz experience. Siya nga pong tunay, Father. Ayan. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa biblical initiative na ito sapagkat it was really a good opportunity for me not only to know more about the Word of God but also to know more about consecrated life. Wow! Oh. Pero yung mga nakikinig dating kabataan, gusto ko lang malaman, ano ba yung feeling mo nung elimination round proper? Mm-hmm. Ano ba, kinakabahan ba kayo? Paano ba kayo nag-prepare? We only had a small time of preparation. So, konti lang? Yes, Father. Mga 2 years na sila. kasi po, Father, it was busy days. Exam days, almost exam days nung sumali kami sa St. Paul National Bible Quiz. So, nandun yung pressure kasi you wish to make your school proud, no? Uh-huh. And, yung oras na nakalaan, ang maganda lang ho nito, Father, excuse kami sa klase. Ayan. Kasi, salamat, no? Kasi kailangan nyo mag-review. Kailangan nyo mag-review kasama yung inyong advisor. Oh. May God bless the soul of our advisor. Ah, Miss Aida Kagalawan. Abang, ngayon, siya ay masaya. You know, at, you know, merong, dati niyang estudyante ngayon, na nagpapare. Diba? Siya nga po, Father. Oo. Oh. Natuwa naman, ano? Meron ka ng angel watching over you. Kaya nga po, Father, na yun nandun yung pressure, pero at the same time, there were nandun din yung mga perks ng pagsali sa ganitong klaseng contest. Oo nga. Tsaka nabanggit mo, you wanna make your school proud. Palagi natin sinasabi, di ba, na sa Bible quiz, walang talo. Correct. Kasi the fact na pinag-aralan mo yung Biblia, panalo ka na. Panalo, yes. Kaya talagang sana sumali talaga yung mga kabataan, no? At siyempre, Brian, ito rin yung pagkakataon na makilala mo rin yung mga ibang mga kabataan, di ba? Na they also have this hunger and thirst for the Word of God. You know, it's also a way to gain friends. May mga kaibigan ka ba na meet through the St. Paul National Bible Quiz? Yun nga po, Father. Maganda rin po siyang experience so as to gain social contact. Kasi po, for quite some time, especially in a school setup, no? Lagi tayong confined sa loob ng ating mga paarala, silid-aralan, ng ating paaralan, ng ating campus. Pero sa mga pagkakataong ganito rin, you will know more about those schools, mga sister schools ninyo, yung mga schools na quote and unquote kalaban ninyo, and yet you establish friendship with them kasi makakakwentuhan mo sila prior to the event. Mm-hmm. And those moments are opportunities to build friendship. Wow. Tsaka dahil Biblia yung kanilang they were brought together by the Word of God. Wala namang tension na parang sa basketball game mas relax, no? Kasi nga salita ng Diyos, dapat hindi tayo nag-aaway when it comes to salita ng Diyos. Dapat ito yung ating source of unity, diba? And fellowship. Yes, diba? Tsaka, alam mo, ating pasalamatan na rin, syempre, sabi nga ni Brother Brian, ang nag-joke sa kanila, yung mga RVM sisters na nag-aaral RVM sisters. Pasalamat tayo sa mga iba-ibang congregations. And schools na patuloy na tumutulong sa atin kasi actually, yung ating ding elimination rounds are being held in schools. Yes, na ang ating mga partner schools. You know, yun yung mga... Diba? Oh, mga na schools walang na mga sawa, madre. Yes, yes. Kasi sa minsan, nagpapakain pa sila. Yes, they offer their venues to us. Mga Good Samaritan. Mga Good Samaritan. Yes. Talaga naman nakakatulang. Ang dami po nila, hindi namin kayang banggitin lahat sa 10 taon na ilang eskwelahan ang nag-host sa Bible Quiz sa kanilang mga areas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam po ng Panginoon kung sino kayong lahat. Saka Brian, syempre kanina, hindi lang naman yung nabanggit mo kanina,
yung prayer life mo, di ba? Syempre, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, eh, hindi lang naman yan purely mind exercise. Yes, Father. Indeed. Kalakip niyan yung panalangin. Opo. Di ba? Oh, sina sister ba eh, pinagdasal kayo siguro eh, 24-hour Eucharistic adoration sila, no? Yun habang kayo ay nakasalang dun sa Bible quiz. Yun nga po, siguro nga po, Father, ano po, because they really want, that it was not only about the experience, but also... Mm-hmm. But also because the sisters also very supportive. Yes. Oh, with their prayer. Oh, sisters, the teachers, at lahat ng faculty, mm-hmm. ba, na talagang advisors, 'di ba? Kasi bawat team merong advisor, sabi nga ni Brian, no, yung kanila. Tapos mm-hmm. lahat. So, yung iba diyan talagang they really extend their hours of teaching para mm-hmm. samahan yung kanilang mga estudyante na mag-aral para sa Bible quiz. Even classmates nila talagang supportive din sa mga sa mga Bible mga cheerers. Yes, mga cheerers. Prayer warriors. Prayer warriors. Yes. Okay. So Brian, ano yung may mga kabataan definitely tayo na nakikinig ngayon, mga ating mga kapanalig, mga kasambuhay. Why not invite them, you know, to this to join the Bible quiz? Ay, hindi lamang join the Bible quiz, kundi pag-aralan ang salita ng Diyos. Isang imbitasyon mula sa isang kabataan. Na yung pag-aaral ng mabuting balita, it's a cool thing. Sinasabi nga, di ba? Oh, so, you know, you invite our millennials. Sa lahat ng kabataan na nakikinig sa oras na ito, inaanyayahan ko kayo una tingin sa lahat, ano bang pinakamahalaga? Kung bakit natin ginagawa itong biblical initiative na ito? Kung bakit ginagawa ng nag-e-effort tayong Society of St. Paul mm-hmm. para sa isang makadiyos na gawaing ganito. Mm-hmm. Sapagkat tinanais natin na himukin ang mga kabataan para pag-aralan ang salita ng Diyos. Mm-hmm. Kaya naman sa lahat ng kabataan na nakikinig sa oras na ito, akin kayong inaanyayahan na una tigit sa lahat ay magbasa ng Biblia. Bakit? Sapagkat ngayon fast-paced na tayo, no, Father? Yung fast-paced na ang ating mundo. Scroll dito, scroll doon, picture dito, picture doon, post dito, post doon, tweet dito, tweet doon. Sometimes these things, these fast-paced things internally slows us down. Galing, no? Galing. And to study Bishop, the word of God. study the word of God will slow us down. In order for us to look at the essential. Mm-hmm. Now, that's my first invitation. At pangalawa, ay iniimbitahan ko po kayo na sumali sa ating St. Paul National Bible Quiz. Sapagkat, maliban sa pagbabasa, ito rin po ay mental exercise. And social interaction. Yes. Sapagkat, hindi lang tayo nako-confine. Kung hindi lang tayo nako-confine sa paaralan, hindi lang tayo nako-confine sa ating mga parokya. So that we can have a greater picture of our of where we are. Yeah. Okay, maraming salamat. Ayan po, mula sa isang Gen Z na sila actually, Kuya Pao. Hindi na sila Father Pao, hindi na sila millennials. Hindi na millennials. Yes. Matanda na natin. Ibig sabihin na palitan na tayo. Hindi na tayo yung youngest generation. Siguro sa oldest na tayo ng millennial category, no? Bago tayo maubusan ng oras, ano? Ayan. Pakita ko lang itong t-shirt ng Bible Quiz yes. for this year. Yan ang ating shirt, commemorative shirts, available bagay sa ating mga bagay. Stores. Nationwide. St. Paul stores nationwide. Sa likod, meron ba? Yes. Logo lang po ng ating St. Paul National. Available sa St. Paul stores nationwide. So, isa itong paraan para supportahan yung St. Paul National Bible Quiz. Yes, opo. Tama. Oo, so, sa halagang may selling price na ba? Selling price. 280 pesos. Alright. At sino ito? Anong pangalan niya? Yan po ay si Pablito. Na ating nilalunch din for the 10th year. Official mascot yes, na to. Yes, official image na St. Paul National Bible Quiz. Ang batang Paulino. Oh, ang cute. Pati yung espada niya, pinaliit. Yes. Tama. Nakakatuwa, no? So, si Pablito, ang ating mascot for the St. Paul National Bible Quiz 10th year. Yes. Okay. Shami, ulitin niyo po, paano makasali? Anong tatawagan? Yes. Maaari niyo pong tawagan ang ating St. Paul's Marketing with the number 895-3716. Or sa cellphone number na 0932-202-9295. Or sa Facebook? Yes, pwede rin nyo rin bisitahin ang Facebook page ng St. Paul National Bible Quiz. Alright, so maraming salamat, Miss Chami.
and Cleric Brian at kayo ay nakasama namin ngayon, nakapanayam at pre-promote niyo ang St. Paul National Bible Quiz sa ating mga minamahal na Kasambuhay at Kapanalig. Pahabol lamang po ilang intentions po for the healing and good health of the Valencia and Laksamana family, special intentions of Celia ng San Mateo Rizal and ni Raquel Buenaflor ng Bagong Silang, and healing of Carlita, Lily De Saville, Angie Iguban, John Robert at si Laudito Jr. Okay. Sana po matupad ang inyong mga panalangin. At ngayon po magkakaroon tayo ng panalangin. We always begin and end with the Lord. All right. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay, ng pamilya, kaibigan, trabaho. Nawa ang aming natutunan ngayong gabi ay hindi lamang manatili sa aming isipan, kundi amin itong maisabuhay sa aming pang-araw-araw na buhay. Nawa mas mapaglingkuran at mahalin namin ang aming kapwa. Yung kapwa namin ay hindi lamang yung aming mga mahal sa buhay, kundi sino man. You know? Ang kapwa, wala kaming itinatangi, you know, na kapwa. You know? Kapwa is anyone else. Anyone else. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus at ng aming mahal na ina. Amen. Amen. Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming salamat mga kasambuhay, mga kapanalig, at kayo ay sa inyong pagpapasensya kasama namin kayo sa isang oras dito sa Veritas sa Sambuhay Interactive. Okay, hanggang sa muli, ako po si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul. At ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul. Doing all for the gospel, sumayin nyo ang katotohanan. Interactive. Makinig. Ang 17th Gawad-Gamlaw Best AM Station sa Mega Manila. Ito ang Veritas 846 sa panalig sa 50th taon ng pagpapahayag ng mabuting balita.